Manood makinig matuto, manood makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala, si Teacher Joy, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang tertiary na palaging umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam, na pinamagatang si Tartar Shear. Isinulat ito ni Ginoong Mervin M. Sulit ng Sangay ng South Cotabato at iginuhit naman ni Ginoong Jim Ryan S. De La Cruz mula naman sa Sangay ng Sultan Kudarat. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ng inyong lingkod, Christine Joy B. De La Cruz ng Sangay ng South Cotabato. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa isang malayong bahagi ng bayan ng Tupi, may isang nakatagong paraiso na napapalibutan ng makapal na kagubatan. Sa malilim na bahagi ng kawayanan ng paraisong ito, ay masayang naninirahan ang pamilya ng mga tertiary. Binubuo ang pamilya ng mga tertiary ng nanay, tatay, ate, kuya, at ng bunsong si Tar. Tahimik na naninirahan ang kanilang pamilya sa malilim na bahagi ng kawayanan. Maliban lamang sa panahong magsimulang mangulit si Tar. Makulit na bunso si Tar, kaya palagi siyang nasasaway ng kanyang mga magulang. Tar, huwag mong paglaruan ang ating mga gamit. Sabi ni Nanay Tarshir, at marami pang kakulitan ang kanyang ginagawa araw-araw sa kanilang bahay. Naisipan ni Tar na lumabas ng kanilang bahay habang natutulog ang kanyang pamilya. Ano kaya ang nasa labas ng aming bahay kung umaga? Napaisip siya. Bakit hindi kaya ako lumabas at kumala? Ika pa niya. Habang mahimbing na natutulog dahan-dahang lumabas si Tar ng kanilang bahay. Patalon-talon siya sa mga sanga ng mga puno hanggang makarating sa gitna na bahagi ng gubat. Namangha siya sa kanyang nakita. Sa gitnang bahagi ng masukal na gubat ay makikita ang isang talon na may napakalinis na tubig. Bulaklak ding magaganda na tumutubo sa paligid nito. Wow! Ang ganda naman dito! Pahangang sambit ni Tar. Sa sobrang ganda ng nakikita ni Tar, hindi niya mapigilang lumapit sa mga ito. Inamoy niya ang mga mababangong bulaklak. Uminom siya sa malinis na tubig. At umakyat siya sa mga sanga ng mga matatandang puno. Yay! Sa sobrang pagkamangha ni Tar sa mga nakikita, hindi niya namalayan na may nagmamasid na pala sa kanya mula sa bubong na himpapawid. Ah!
magalagalag na Tarsier! Tamang-tama! Gutom na ako! Sabi ng agila, habang pabulusok pababa. Habang inaamoy ang mahalimuyak na aswang na bulaklak, biglang napansin ni Tar na may paparating! Sigaw niya habang tumatalon palayo sa agilang nais kumuha sa kanya. Subalit, huli na ang lahat. Kahit anong gawing pagpupumiglas ni Tar ay mahigpit ang kapit ng agila. Kahit anong sigaw ang gawin niya ay walang tumulong sa kanya. Bitiwan ako! Nanay! Tatay! Tulungan niyo ako! Malakas na sigaw ni Tar. Habang bitbit ng agila si Tar pataas, siya ay patingin-tingin sa sumisigaw na Tarsier. Hindi niya namalayang mayroong sanga ng puno ang humaharang sa kanyang daraanan. Pak! Nabangga siya at nahilo. Bigla niyang nabitiwan si Tar. Nahulog si Tar mula sa mahigpit na kapit ng agila. Tulong! Tulong! Sigaw niya. Mabuti na lamang at nakakapit siya sa isang sanga ng puno. Dali-dalis niyang tumalon papalayo upang hindi siya makita ng nahihilong agila. Tumalon-talon si Tar papalayo ng papalayo. Papasok sa masukal na gubat. Ay, hindi na ako lalabas ng aming bahay! Sambit niya habang kinakabahan at umiiyak na patalon-talon sa mga matatandang puno. Hanggang sa naaninag niya ang kawalan. Patakip silim na nang maabot ni Tar ang malilim na bahagi ng kawayanan kung saan makikita ang kanilang bahay. Pagdating niya sa kanila ay tamang kagigising lamang ng kanyang mga magulang. Marahan siyang pumasok sa kanilang bahay. Niyakap niya ang kanyang nanay at humagulgol ng iyak. Bakit anak? Bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang ina. Ikinuwento ni Tar ang mga nangyari sa kanyang mga magulang. Patawad po, nanay at tatay! Sabi ni Tar. Simula noon ay hindi na naging makulit si Tar Tarsier at hindi na siya lumalabas ng kanilang bahay nang walang kasama. Namuhay sila ng matiwasay at masaya sa kanilang tahanan sa malinim na bahagi ng kawayanan. Kaya mga bata, huwag kayong lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam. At dyan nagtatapos ang kwento ni Tar Tarsier. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.